OJ Diaz kinasuhan ng kampo ni Liza Soberano. Viral ngayon sa social media ang napapabalitang kakaharaping mga kaso ng reporter na si OJ Diaz laban sa kampo ni Liza Soberano. Ayon nga sa balita ay kinumpirma di umano ni Liza Soberano sa programa ni Boy Abunda na hindi umano totoo ang mga naging sagot at paratang ng reporter na si OJ Diaz laban kay Liza Soberano. Sinisira di umano ni OJ ang imahe ni Liza sa publiko kaya magsasampa di umano sila ng kaso. Kung mapapansin nga ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang patutsyada ni OJ Diaz sa kanyang YouTube channel laban kay Liza Soberano. Kung ang broadcaster na si Jay Sanza ang tatanungin, maraming kasong kriminal ang maaaring isampa sa vlogger talent manager na si OJ Diaz. Sa Facebook, inisa-isa ni Jay ang mga asunto na pwedeng kaharapin ni OJ dahil minor de edad ang dating talent nito na si Liza Soberano nang pumasok sa showbiz. Kabilang dito, aniya, ang mga paglabag sa Presidential Decree on Child and Youth Welfare and a Republic Act on Violence Against Women and Children, a possible violation of the Labor Code and the Immigration Code of the Philippines. Bukod sa 30% commission, hawak pa ni manager iyong bank passbook at ATM ng mga alagang artista at celebrity. Malinaw na criminal case iyan, dagdag ni Jay sa isa pang post sa networking site. Sa hiwalay na FB post, sinabi ng broadcaster na base umano sa pagsisiwalat ni Liza, nasa 28% lamang ng kita nito ang napupunta sa aktres. Tapos, dito pa kinukuha iyong upkeep tulad ng wardrobe jewelries, hygiene, mobility, iyong lamang o harbat ng mga movie reporters, announcers, bayad sa alalay, makeup artist, etc. Mula sa gross amount of contract, engagement, shoot or taping fees, kukunin ang mga komisyon ng talent manager 30%, guardian, talent scout, road manager 20%, and star magic, ABS-CBN talent center 10%, plus other taxes, VAT, income, and other mandatory at legal deductibles, ani Jay.